I am your VJ Mark. I'm your VJ Shannon at ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, so VJ Mark, panibagong episode na naman tayo dito Shannon sa Coffee House Chat Behind the Notes. Yes. Kaya naman VJ Mark, huwag mo nang patagalin pa at ipakilala mo na kung sino ba yung guest natin ngayon. Hindi ko na patatagalin. No. At nagbabalik muli ang si Sir Renato Echivare. Ayan, Sir Ato. Afternoon. Nice so syempre, Sir Ato, kamusta po kayo ngayon, araw? Getting better and better and better. Ayan. Syempre, Sir Ato, dito po kasi sa Coffee House Chat, hindi po mawawala dito na kailangan batiin nyo po yung mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin. Syempre po, pakilala nyo na rin po ba, sino ba si Sir Ato? Yes. Okay. Alright. I'm Ato Echivare, Human Resource Consultant for more than 2 decades. Apa? And I practice HR, meaning from recruitment to labor, to compensation and benefits, to organizational structure, at lahat po na may kinalaman po sa tao. Ayan. So, Sir Ato, regarding po sa COMBEN, which is compensation benefits, lahat po ba ng empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya dapat merong ganun? Oh. Ay, opo. Okay. So, maybe let's go for compensation and benefits. No? Opo. Okay. First, kailangan natin alamin na una-una na dapat ang bayad po sa tao ay minimum. Yes. Opo. Okay. Ang nagkakaroon po ng lagay na lang natin hindi pagkakaintindihan kung ano po ba ibig sabihin ng minimum wage. Apa. Okay. Minimum wage is different from salary. Okay po. Yes po. So meaning, maaring madami kang tinatanggap pero wala ka sa minimum wage, meaning yung iniisip ng tao. Apa. Okay. So maaring ngayon ang minimum wage is 610. Apa. Okay, pero may mga ibang kumpanya na mas mababa pa sa 610, pero tad-tad naman sa allowance yung apo empleyado. Yes, apo. So, ang ano nun is wage. Apo. Wage, yung pag-inatag na wage. Apo. Yung inuuwi po. Baka tad-tad siya sa allowance, mga ganung bagay. So, yun yung mga kailangan maintindihan ng tao. No? Pero madaming kwento pa yan. No? Hindi naman basta-basta yan. Ayan. Okay, in short lang, kailangan compliant ang isang kumpanya. Ayan. So, syempre, VJ Mark, isa siyang HR consultant ngayon. Pero bago po yun, Sir Ato, bago po kayo maging HR consultant, ano pa po yung mga ibang trabaho nyo po before po kayo maging HR consultant? May previous employment po ba? Ah, oo. Na, gusto ko sabihin, I'm proud na naging empleyado ko. Apo. Okay. Bakit? Dahil kasi hindi ko maintindihan ang panig ng empleyado kung hindi ako naging empleyado. Yes. Ang aking stand sa aking practice is that I am pro-management but I am labor-sensitive. Yes, meaning, kinakailangan ko po balansihin po yan eh. Yes, hindi po ako maaaring pumanig sa basta-basta na lang sa isa, pero I need to understand both sides. Okay, so lagi ko, yan ang ginagawa ko po ngayon sa practice ko po. Yes po. Alam mo, VJ Shannon, sobrang soft-spoken ni Sir Renato, no? As an HR consultant. Kasi karamihan, yung as HR, syempre pag HR, ay HR, alam mong papagalitan ka, alam mong masesermonan ka. Pero si Sir Ato, gusto ko po namin malaman ni VJ Shannon, bakit ganyan po kayo kung paano makipagkwentuhan, paano po kayo magbigay ng opinion sa mga empleyado. Okay. Soft-spoken. Okay, salamat. Kung tingin pala ako, soft-spoken. No? Pero meron akong noong panahon, merong palabas ang tawag is walking tall. Walking tall. And walking tall says that you walk gently but carry a big stick. No? So meaning, I am gentle, but I am firm. You are gentle, okay, but I am firm. So, and kailangan din ibagay ko sarili ko sa kumpanya at sa industriya. Pag nasa isang trucking firm ako, kailangan ganito ako. Pag nasa isang office ako, ganito ako. Pero again, going back, kinakailangan din kasi minsan kailangan ko din yung tipong iba ang aking anyo. Hindi naman palaging ganun. Yes. Mas lalo na kung yung kausap mo ganyan, dapat
marunong din ako tumimpla. Opo. Dumating din po ba, Sir Ato, na galit sa inyo yung empleyado? May ganun po bang senaryo? Paano niyo po yung na-handle? Yes. Sasabihin ko sa inyo, hindi lahat panalo ako. Opo. But I do my best na lang na huwag lumaki ang problema. Ah. Opo. It's not all of the time that I win. Opo. But I see to it na pagdating sa isang negosyasyon, hindi kami nagkagalit. Opo. At like ko sinasabi, hindi ako ang kalaban mo. Opo. Okay. Ang cute ni Sir Ato talaga, no? Sir Ato, regarding naman po sa ano ulit, Comben. Ano-ano nga pala po ang mga benefits na dapat makuha ng empleyado sa isang kumpanya? Okay. Ano-ano po ito? Kunyari, ang kausap ko, isang bagong kumpanya o bagong business owner. Yes po. Ito yung mga kailangan niya maintindihan. Okay. Una-una, regardless of size, regardless of number of employees, apo, regardless kung gaano nakatagal ang isang empleyado, apo, dapat meron siyang yung tinatawag natin na government mandated benefits, okay, which is the SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Okay. Ngayon, usually, nangyayari, ang isang employer, inaano niya, parang ay hindi sa akin nagbigay ng ano ng SSS ID eh. Oh, ng ano mga ganitong IDs. Yes. Pero kailangan siya maging maingat dahil kasi sa batas ito'y isang responsibility ng employer na hingin niya. Apo. Pag hindi pa pwedeng sabihin hindi sa akin binigay eh. Apo. Hindi, kailangan kunin mo, gawan mo. Kailangan meron. Yes, tama po. From the very first day, dapat meron. Meron mga nagsabi, kasi itong kinaganda ng HR, ang daming mga akala nila pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Apo. Pero apo, hindi talaga eh. Dapat from the very first day, kumpleto ka. Yes. Oo. Tsaka importante talaga, VJ Mark, sa mga nagtatrabaho, yung ano, yung may benepisyo ka, di ba? Tama ka. Kasi pag nag-work ka bilang employee, para lang sa alam ng mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin, na importante po sa isang empleyado na magkaroon ka ng benepisyo. Hindi lang po dahil, lalo kami sa pagiging bata, dapat ready na po kami sa mga benefits. Dapat pinaghahandaan na din natin. Opo, tama. Sir Ato, ang being HR consultant, is it consultative or authoritative po? Well, it's both. No? I have to be authoritative when I consult. Yes. Pero I have to show the company that I understand you. Mm-mm. Okay. Yes. And what can we do? Mm-mm. Okay. And give them options on how to go about it. Hindi ibig sabihin na may maling ginagawa yung kumpanya, masama sila. Yes, apo. It may be na hindi lang nila naintindihan or akala nila tama ginagawa nila. Apo. Sir Ato, paano naman po kunyari, nasa field tayo ng financial advisor, yung apo, profession na ganun, mga Lazada, Shopee, mga online seller. Ayun. Sa actually, hindi lang online seller, Sir Ato. Mga nagti-TikTok, yung mga ganun. Kailangan din po ba nila na merong comben? Kasi diba, Vigi Shanem, yung mga ganyang profession, dapat tax compliant ka eh. Hindi, tsaka pag mga ganyan, automatic, kumikita ka na. Oh, diba? Yes, meron ka dapat. Dapat tax compliant ka talaga. With the help of XDT. XDT nagbibigay ng serbisyo po para tulungan ka maging tax compliant. Ayan. Also, comben. Comben. Opo. So, kailangan din po ba nilang may benefits sa ganun? Yes, absolutely. Alam mo, kahit milyonaryo ka, kailangan mo yun. Because it's something that the government, kasi kailangan gampanan ng gobyerno ang kanyang trabaho na alagaan niya ang kanyang mga, yung mamayan. Opo. And how to go through that is yung mga SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Opo. Okay, that's good governance, no? Ngayon, pagdating naman sa mga ano, lagay na lang natin yan, mga freelancers. Kung yun, mga katulad ko din, no? Opo. Kailangan natin yan. Bakit? Because, no, number one, hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa future. Yes. That's one. It's nice to have that, no? And siguro, number two, well, you just give this amount, you get this kind of service. Apa. So, why not avail? Diba? And number three, it shows also, it establishes your identity.
Apo. Yes, di ba? Mm-hmm. That you are a real person, that you are a person na kilala ng gobyerno. Apo. Because you are SSS, PhilHealth, at pag-ibig, may ID ka. Apo. So you are a real person talaga. Real person. Hindi ka tinatawag na alien. Di ba? Pag wala kang ganong benepisyo ng gobyerno. Kasi yun yung basic na benefits na pwede mong makuha. Yes, diba? Tama. Kanyang video siya. So, regarding naman po, Sir Ato, sa ano, pregnant, buntis, paano po kaya yung competition nun? Di ba? Meron, iba po yung ano eh, competition nun eh, pag buntis ka, nanganak ka. Kasi ang pagkakalam nila, makukuha nila yung benefits under po ba siya ng SSS, pag-ibig, or PhilHealth? Under SSS yan, maternity benefits. Mm-hmm. And ang pinakamaganda dyan is that ngayon, it's already expanded maternity benefit, no? Leave, no? Which is 105 days. 105 days, opa. Dati, 2 months lang, 60 days. Yes, opa. No, ngayon, 105. Expand. Okay. Ngayon, what's so good about that? You know, when that was first introduced, yung mga employer sabi, ang tagal naman yan. Yes, opa. Saan nyo naman nakuha yan, 105 days? Matagal I understand, mahirap yan. And there's really a turnaround that. Kaya nga, you need to train other people on the other function. Huwag yung ikaw lang, ganyan ka lang. Yes. Because you'll never know kung kailan mawawala yan. Ngayon, ang ano naman dyan, yung 105 days, why is that good? Opo. Ayan. So, Sir Ato, why is that good? Why is that good, VJ Mark, yes, at Sir Ato? Kaya naman sa mga kabuwisenya at kabuwisenya, pinutol ko po muna ulit si Sir Ato dahil tinanong niya tayo, why is that good? Why, diba, VJ Mark? Kaya naman, yes, mga kabuwisenya at kabuwisenya, magbabalik po kami dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Break po muna kami. Is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So we want to experience that vibe of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Glide Travel Express. Fly fast with the light. Babalik po muli ay Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, masasagot na yung tinanong na why is that good? Diba? Tama ka yung bigisya na pinutol natin kay Sir Ato. Ayan po, Sir Ato. Pwede nyo na pong sagutin ulit. Okay, alright. So, why is it good na naging 105 days tayo? I understand the employer. Para sa employer side, siguro, ang kinaganda nun is that they will have a train the others, no, na na hindi lang yun ang kanilang ginagawa, kundi mabibigyan nila ng ibang opportunity ang kanilang mga empleyado na makaalam ng new skills. Yes. Okay. Now, for the other side naman, no, why is it good naman for the employee na naging 105 ang ano niya? Okay, sa totoo lang, tayo, nung in-institute yung 105 days or in-introduce yung 105 days sa Philippines, we were the last remaining two countries sa lahat ng organization ng mga countries ng labor who had less than 105. Mm-hmm. Last two tayo. Yes. In fact, sa Canada, 1 year. Apo. Okay, they give 1 year na ano, na for you to have a maternity leave. One year. Okay, and bakit? Bakit daw? Scientifically, nakita, there was a bonding between the child and the mother. And because of that, naging ano siya, lagay na lang natin siguro emotionally, psychologically, or mga ganon, na naging stable siya. Which would contribute now to a better workforce. Yes. So, kasi yung nilalagay mong tao sa workforce ay isang tao na, lagay na lang natin, emotionally, mga ganon, na stable siya. Okay, so yun yung isang aspect kung bakit ginawa natin, pumayag na rin tayong 105 days. Wow. No. Swerte rin pala, no? Swerte rin. So, sige, Shannon. Ayan, so Sir Ato, bilang isang kabataan po kasi, di ba, syempre marami pong kaming
gusto ko na rin, ako or si VJ Mark, gusto mong trabaho sa ibang bansa. Tanong lang po namin, syempre, di ba napag-uusapan na po natin dito yung benefits na tinatawag. Ano po ba yung magandang benefits, if ever po? Kung yung short term po ba or long term po? Kasi kunwari po, nasa ibang bansa na po kami. Tapos pag bumalik po ba kami dito sa Pilipinas, same pa rin po ba yung benefits na katulad po dun sa ibang bansa? Okay. Well, aniin muna natin itong mga SSS Will Help Pag-ibig. No? It does not really discriminate on your nationality. Yes. Okay. Even foreigners who work here are given SSS Will Help Pag-ibig. Okay, and they could even retire with the SSS. And they could even apply sa, well, mahaba na to sa Philippine Retirement Authority, no? Okay, pero for us naman, tayong mga Filipinos who go abroad, ang itong mga SSS Will Help Pag-ibig, they have just, hindi lang sila, kung sa, o iniisip natin pag-ibig, bahay lang to. Okay, pero it's actually an investment. Bakit? Because when you retire sa pag-ibig, everything that you invested there, you get it back. Yes, apa, tama. With interest. Yes. Di ba? Sa SSS naman is that you can now give your contribution as a personal or yung individual or yung voluntary contribution. And then, ang mura na, di ba? So, meron ka ng retirement. O baka nagpa-plan ka sa US kunyari, pero pag bumalik ka ng Pilipinas, alam mo, may sasalo din sa'yo. Di ba? So, it's better that if you can afford going for the yung mga government mandated benefits ng bansa, go ahead. Go ahead. Sabihin mo na sa US ka, mura na lang yung nasa Philippines para sa iyo, di ba? Yes. So pwede po mag-voluntary. Sir Ato, pero yung documentation po, like yung mga ipapasa mga requirements, pare-paresan po ba 'yon? I'm not so sure. I will admit to you, no, because yes, sometimes it changes. Yes. Pero the last time I check, hindi naman. Apo. Pero if there is, I know that the government will make it easy for you yes, to po. Go through that. Kasi, VG Shannon, napansin ko lang din, yung mga kabataan ngayon, sa mga empleyado na kabataan, gusto nilang fast-pacing eh. Hindi sila maka-stay sa isang kumpanya na ganito. Once may nag-offer sa kanilang maganda, lilipat agad sila. So, paano po yun, Sir Ato? Mapuputol yung connection niya doon sa una niyang kumpanya. Then sa pangalong kumpanya, pwede po ba yun na ipagpatuloy niya pa rin? Or iba na po yung magiging pangalan niya doon sa compensation benefits? Well, it's still the same. When you go to the other company must assume or must still give you the same. So, okay lang yon. I'm not saying na okay lang tumalon, pero actually, ito sasabihin ko, no? I give a short, kung months lang ang isang tao, and this is like a career thing, no? Kung months lang ang isang tao sa isang trabaho, I might have some questions, personal questions. Pero if that person stays for a year or more than, then I might give that person some benefit of the doubt. Bakit ka umalis? Ngayon, sa akin, walang masama kung tumalon ka at tumalon ka at tumalon ka. I just need to know why. Because you're getting different skills from different companies. Best practices na hindi binibigay ng iba. Yes po. Opo. Okay, so parang sa akin, that's actually, pagkukuha ko ng tao, that's actually a benefit for me. Because alam mo, ang industriya nito at industriya na yung practice nila. Opo. My only question is, why? Why? Sir Ato, bilang isang kabataan po ulit, kasi nandito po kami, okay lang po bang kumuha ng benefits kahit hindi pa po ba kami nagtatrabaho? Or kailangan po may trabaho na po kami? Kasi di ba minsan iniisip po ng ibang kabataan na gusto ko na magkaroon ng benefits kahit wala pa akong trabaho. Pwede po ba yun o hindi po pwede? Hindi naman sa hindi pwede, pero ang ano dun is that you not having a job at bata ka, baka mahirapan ka. Apo. Because you are self-employed. No? Pero ang kinaganda nito, if you have an employer, mas malaki ang benefits mo because you have somebody who will also partake or contribute to that benefit. Yes, diba? Yung employer's share. Yes, apo. As long as you are an adult,
you could do so. The question is, kaya mo ba? Yes. Because of course, wala ka pang trabaho, di ba? May mga ganung bagay. One of the things that you need to consider. Sir Ato, eligible po ba lahat ng ages or mag-loan? Apo, lahat po ba eligible mag-loans? Well, as long as you are of legal age. Yeah, no? Utang ka ba? Kasi gusto ko yung topic na to eh. Hindi, tsaka may investment. Yes. Iba. Kasi, Sir Ato, may iba pong katulad naming youth na parang bago pa lang sa kumpanya, gusto na agad nila mag-loan. Like, bakit? Para saan to? Or eligible ba ako mag-loan na tsaka agad? Tama ka, VJ. Tsaka meron po yun, di ba, na hindi po pagkapasok mo agad, mag-loan ka agad. Tama, gaya nga nang sinabi ni VJ. Ano pong, ilang taon po ba dapat ang pwede para makapag-loan ka po sa mga ganyang benefits? Well, sa SSS, there's what you call yung mga salary loans, mga ganun. And there's such a thing as dapat ilang taong ka or ilang contributions ka na bago ka muna makapag-loan. Diba? So yun ang muna-unang tinitingnan. I have no problem kung umutang ng bata ka pa ganyan, pero I'll be honest with you guys. No? Pero this is not something wrong talaga. Yes, po. Pero nakakatakot yung pagpasok pa lang. Meron na agad. Yes, diba po? Pero of course, right niya yan. Right niya yan. Oo. I just need to understand, bakit kaya? Bakit nga po? And it's nice na you ask, hindi sa nangingialam ka, but you need to ask, is this employee, does that employee know how to manage her finances, his finances? Opo, tama po. Maybe you could talk, baka naman pwede mong gawin ganito, sa mudadalhin. Opo. Not para makialam, but to coach lang naman. Coach. Yes, tama po, no. Sir Ato. Tama yung sinabi ni B. Mm-hmm. Ni Sir Ato. Pero wala pa akong bala mag-loan. Doon di papasok yung kung ano maganda, short term o long term. Mm-hmm. Kasi kung putol-putol ka, palipat-lipat ka ng kumpanya, short term yun. Mm-hmm. Hindi mo bubuo yung sinasabi nila, requirements na pwede ka mag-loan sa ganitong araw. Dapat 150 days ka sa isang kumpanya, loyal ka. Di ba tama po ba, Sir Ato? Nasa long term ka. Kasi pag nasa short term ka, hindi ka nga talaga makakapag-loan. Kasi putol-putol eh. Pero pwede po yun. Or voluntary po. Papasok po yung voluntary doon. Disididong-disidido ka talaga, BJ Mark. You might be able to do it on your own. Apo. Okay, baka kasi matagal kang walang work, you do it on your own. Apo. But of course, may requirements ang SSS. As to the specific requirements, hindi ako familiar kung how many months or how many contributions. But they have that. Pero alam mo, VJ Mark, naririnig ko kasi at saka nakita ko doon sa social media, yung XDT and Company ay nag-o-offer ng mga ganyang pagtulong sa benefits, yung mga combat. Lalo na kung ikaw, sarili mo, voluntary ka po na maghuhulog sa mga SSS o nahihirapan ka. Sa XDT po kasi nag-o-offer po sila ng ganyang service. Tama. Diba? Tama ka dyan, yes, VJ Mark. Kaya naman, mga kabuwisenya at kabuwisenya, kung nahihirapan po kayo na mag- hulog or gusto niyo po na mapadali na lang yung mga paghulog-hulog niyo dyan sa SSS, sa mga kombenyo, ang XDT po ay pwede niyo pong lapitan. Nag-o-offer ng services. Hindi lang sa voluntary, pwede rin tayo sa mga bago simula pala ng business. Mm-mm. Yung mga bago empleyado na hindi niya pa agad ma-handle sa, kasi ang dami. Pwede mag-handle nun is yung XDT and Company po. Yeah. So lapit lang po kayo sa XDT. Sigurado, swak na swak ang bayad nyo. Yes! Sir, ato, alam mo po, natutuwa po ako sa ganitong conversation kasi namumulat yung mga kabataan katulad namin pagdating sa ganitong benefits eh. Kasi hindi karamihan, hindi alam nila yung ganito. So nakakalungkot kasi pag sinabi nila na meron akong government benefits, tatlo, maglo-loan na ako. Mm-mm. So, mabibigyan po ba niyo po ba kami ng payo pagdating sa mga finances po? Sa pero syempre, VJ Mark, bago siya magbigay ng payo, magka-coffee break po muna tayo ulit. Kasi mahaba eh. Mahaba po, Sir Ato, ang pagbibigay niyo ng advice sa mga kabataan nating kabuwisenya at kabuwisenya. Kaya naman, magbabalik kami. Coffee break po muna tayo ulit. At magbabalik, dyan lang ha. Dyan lang kayo. At
nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, VJ Mark, marami tayong gustong iniin kay Sir Ato na advice or tips po, lalo na po sa mga kabataan na gusto mag-loan ng maaga, pero hindi alam kung paano sisimulan, mga ganyang bagay po. Ayan, pwede nyo pong, ayan, sa camera po natin ngayon. Oh, okay. So it's a tip about loans, okay? I remember this passage, no, from the Bible. It says, everything is permissible, but not everything is beneficial. So when you get a loan, you have to ask yourself, why are you going to take out a loan? Is this something out of, ay, may gusto kong bilhin? Okay, that's good, that's okay, di ba? Pero I think all of us are called to make better decisions. Apo. Not good decisions, but better decisions. Apo. And maybe a better decision is for us to ask ourselves, maybe if we get a loan, where can we put it that may generate revenue? Apo. Because later on, you don't have to take out a loan anymore. Mm-mm-mm. Okay, so it's about wealth creation, wealth generation. Maybe you could invest it in an insurance because they do have investment schemes, not only insurance, but investment schemes. No? Yes. So you could go small and then end big. Start small, end big. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Sir Ato, dahil bilang kabataan po, marami kaming natutunan kasi hindi lang po talaga basta-basta maglo-loan ka, mangungutang ka. Kung hindi ito yung pag-loan mo, dapat kinagamit mo para kumita ka. Yes, diba, gagamitin sa tama. Kaya VJ Mark, saan ba tayo pwede abangan ng mga kabuwisenya at kabuwisenya so, natin? So, mga kabuwisenya at kabuwisenya, lagi nyo kami aabangan sa iba't ibang channel with the help of TV Maria. So, also, we have Facebook, YouTube. Magkakameron din ba tayo ng IG and TikTok? Yes. Magkakameron tayo ng IG and TikTok. Abangan nyo kami sa TikTok. And also yung bell. Notification bell, huwag kakalimutan, itap. And also, meron tayong Facebook. Yes. Facebook page. Yung Coffee House Chat. I-follow nyo po kami doon. Ayan. Sir Ato, last na po, bago po tayo mag-end na, saan po nila kayo pwede tawagan or i-contact po kung kailangan po nila ng tulong? Okay. Well, I'd like to thank everybody who made this possible. Okay, from TV Maria to XDT and to you guys. Yes, thank you so much. All right, and to everybody who forms this. Ako po ay maaari pong makontakt sa email ko po, which is hr.exodus@gmail.com. And my number po is 0917-123-9248. Salamat po. Ayan. So, maraming salamat, Sir Ato. Maraming salamat po, mga kabuwisenyo at kabuwisenya. I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat. Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan. Thank you so much po, Sir Ato.